ihahalo na natin yung mga ingredients niya. Una muna yung toyo, no? Ayan, naglilinis siya. Siya ang toka maglinis. Inaano niya kasi naglalaglagan yung mga black. Tinanggal namin yung cover, binilad namin. Tuwang-tuwa siya sa vacuum bato ang ilaw. Uy, himala. Maghuhugas daw siya ng pinggan. Sabi niya. Hindi ko yan inutusan, ha. Siya na mismo ang mag-aano. Siya na mismo nagsabi na maghuhugas. Nagulat na lang ako. Nagtataas siya ng pantuloy niya. Kaya ganun gagawin mo. Maghuhugas daw siya ng pinggan. Very good naman pala. Kanya siya maghugas ng pinggan. Pakita na yun. Yung pinggan. Yung paano ka maghugas ng pinggan. Ang ganda ng flower. Oh. Ganda. Hi guys. Papakita ko sa inyo kung paano sinipag si Akina. Oh, ayan. Hmm. Oh. Ganyan siya pag sinisipag. Nalilinis niya lahat yan. Hmm. Imagine niyo. Pero nung sa Pilipinas kami, hindi niya talaga ginawa yan. Kasi may ipis daw. Takot pala siya sa ipis. O, diba? Ganyan siya maghugas. Yan ang turo ko sa kanila. Pag naghugas kayo, kailangan pati ang kalan at ang lababo malinis. Pag hindi malinis, magbubunga nga ako. Hi guys! Welcome to my vlog. Magluluto ngayon si Akina ng udong. Ayan. Umpisa mo na, Akina. Nandito nga pala tayo sa Akina's Kitchen. Ayan. Umpisahan mo na, Beb. Ang gagawin niya, unang niyang gagawin, magpapainit siya ng tubig. Ilang ano yan, ml, Beb? Ayan. Ganito karami. Parang marami. Hindi ba marami? Yung tubig mo? Buksan mo na. Ay. Buksan. Dito ka kaya? Para mas maganda. Ayan. Buksan na natin ang kalan. Ayan. Antayin natin na uminit ang tubig. Mga ilang seconds bago uminit yan, Beb. Ayan. Ang mga ingredients natin sa pagluto ng udong ay yung udong. Ito, ang udong. Asa na yun? Ayan ang udong. Tinatanggal niya sa plastic. Eh, ilalagay na kahit hindi pa siya umiinit. Kailangan dalawa. Hindi ba marami yan? Isa lang lutuin mo. Udong. Ayan, dahon ng sibuyas. Ito pala guys, ang tip sa dahon ng sibuyas na, diba? Ayan. Ang tip dyan, i-chop nyo na siya, tapos ilagay nyo sa freezer. Kasi pag nasa freezer siya, hindi siya, kahit, halimbawa, magluluto kayo ng noodles or ano, madali nyo siyang kuhanin, hindi siya na, ano ba to, hindi siya nasisira. Tapos, meron tayong, ano to? Ano to? Ah, eto. Ano daw? Osake. Sa Japan, osake. Sa Pilipinas, ano? Alak. Tapos, eto. Eto, Beb, ano to? Ah, ayun yung flavor, yung parang, ano, anong tawag dyan? Parang magic sarap, tsaka kikuman. Ayan lang pa mga ingredients. Ayan. Ah, soyu pala yan. Hindi pala kikuman. Tapos, ano tong tubig na to? Pala. Tapos, ayan. Nagpainit siya ng tubig. Hindi na pala natin kailangan antayin na kumulo ang tubig. Ilalagay na natin dun mismo ang udong para lumalambot na siya. Ayan ang mga ingredients. Ipapakita ko sa inyo yung sibuyas na ito nga pala guys yun. Yung dahon ng sibuyas na nilagay sa freezer. Ayan. Ipag nilagay niyo sa freezer, pag gagamitin niyo, ganyan lang. Ganyan ninyo lang. Ay, ala. Ganyan ninyo lang. Ayan. Maano na siya. Ayan. Ayan yung sibuyas, dahon ng sibuyas na nilagay natin sa freezer. Ilagay nyo lang sa freezer para pag magluluto kayo ng noodles or ano, maganda siyang panglagay sa ibabaw para malasa yung lulutuin nyo. Ayan, mag-uumpisa na si Akina magluto ng udong. So, umiinit ng ano, kailangan halo-haluin para yung udong maghiwa-hiwalay habang umiinit siya. Kasi nakalagay siya sa freezer. Kumbaga, frozen siya talaga. Ayan, oh.
frozen na frozen siya. Nakalagay siya sa freezer. Kailangan pag habang umiinit ang tubig, andyan na siya sa tubig, hinahalo-halo siya para maghiwa-hiwalay ng udong tsaka maluto na siya. Guys, meron ano choice niyo rin pala. Pwede niyo siyang lagyan ng karne, yung parang ham, hindi siya ham eh, parang yung sa sangyupsal na naka-slice na karne. Pwede niyo siyang lagyan yung pang sangyupsal para medyo may lasang karne siya. Eh yung kay Akina kasi ayaw niya nang may karne. Gusto niya yung soup lang talaga na ano, yung normal na soup lang kasi medyo pag nilagyan mo nga naman siya ng karne, medyo siya ma-oil. Parang iwas-iwas siya sa oil. Tapos, pagkatapos niyang pakuluan, ayan, ininit lang niya yung udong. Hindi naman kulong-kulo, ha? Itatapon niya ngayon yung... Ayan, eto na yung udong niya. Ang sunod natin gagawin ay yung soup niya, babe. Mm. Yung soup niya ang susunod natin gagawin. Eto naman yung para sa sabaw na gagawin niya. Yung pagkatapos niya, inaayos niya yung pinag-anohan niya. Painitin mo na yung tubig. Ilang ml na tubig kailangan? 500. Maglalagay siya ng 500 ml na tubig. Yan, lagay ulit natin dito. Tapos pakukuloyin ulit natin. Antayin lang natin kumulo yung tubig. Ihahalo na natin yung mga ingredients niya. Muna yung toyo, no? Muna yan. Tapos, hahaluin muna natin. Hahaluin lang siya ng mix sa tubig. Tapos, ang susunod niyang ilalagay yung Tonggarashi? Hondashi. Yan yung parang magic syrup. Yan ang magpapalasa sa udong. Hondashi. Yun ang sunod niya ilalagay. Parang ano doon na yung paminta, magic sarap, yung mga ganon. Yung halo-halo na siya. Eto yun guys. O, ipakita mo nga. Isda. Isda. Isda, ipakita mo. Ayan o, ayan to. Ayan. Isda daw siya. Lasang isda na, beb, no? Isda pa rin. Isda talaga to. Ayan, isda daw talaga yan. Kaya pala hindi siya naglagay ng karne. Kasi lasang isda na talaga yun. Ayan, imimix lang siya sa tubig habang hindi pa kumukulo. Ganyan lang. Saan ka kumuha ng usake? Mirin. Mirin. Tapos meron pa pala siyang mirin tsaka yung usake. Yung usake, yung alak na pangluto. Ba, ayos ah. Ayan, meron siyang ilalagay na ayan yung osake. Ayan yung pangluto na alak. Ilagay niya. Mamaya nito, lasing niya siya. Tapos, ano, ang isusunod natin ay mirin. Isusunod natin ngayon yung mirin. Ayan yung mirin. Para malasa siya. Tapos antayin lang natin na medyo kumulo lang. Tapos pwede na yun. Antayin lang natin. Yung dahon ng sibuyas na nakalagay lang siya sa freezer. Ayan lang. Pagkatapos niyan, ano na yan? Ayan, medyo kumukulo na. Ayan, napakasimple lang pala ng pagluto ng udong. Kaya hindi na niya nilagyan ng yung sangyupsal na karne. Kasi, yung parang patis pala sa Pilipinas. Ayan, kumukulo na siya. Ang bango. Ang bango ng amoy niya. Ayan. Ang galing, no? Ayan, guys. Ilalagay na natin siya sa dun sa kaninang ano. Asa na yung kaninang mo, babe? Ayan. Okay na to. Ilalagay na natin siya sa kanin. Hindi pa pwede. Ang bango ng ano, ng dahon ng sibuyas. Ayan. Ilalagay na natin siya dyan.
Ayan. Ganyan lang. Parang ang dami ng sabaw mo. Sakto lang. Ayan na ang udong ala akin. Sarap!